Ayan. So, muli, good afternoon muli sa inyong lahat. So, tayo po ay naputol. Yung connection pala naputol. Ayan. Ayan. So, pag-pray po natin na maging maayos po ang ating connection. Ayan. Tanungin ko po kayo kung kayo po ay handa na ulit. No? So, mag-amen po kayo dyan sa comment. Ayan. Nag-amen na po sila dito. Ayan. Okay. So, ayan, may mga nakabalik na po. Ayan, sila. Sister Amin, na nakita ko na dyan. Ayan, so, hindi namin alam bakit nag-aastang pagong. Na? Bumabagal yung internet. Ayan. Ayan, amen po. Nasalamat po kay Ma'am Norma Conde at kay Sister Pe. Ayan, nag-ano na sila sa faith. Ayan. Ayan sila, Brother Aden din. So ngayon po ay balik po tayo. Saan tayo nawala? So letter A, ayan pala. So letter A. Ayan, so ayan, medyo mahababang lakbayin yung ano. Ayan! Okay, so ready na tayong lahat ulit. So sabi dyan, letter, sa unang sub point natin, the motive of a conformer. Ano ba yung motibo ng isang conformer? Okay? Tingnan natin sa verse 20 ah. Nasabi po sa verse 20, that we also may be like all the nations. Yan po yung rason, yan po yung motibo nitong bayang Israel kung bakit sila nanghihingi ng mga hari. Amen? Bakit sila nanghihingi ng king? Bakit sila nag-request na may human king sila? Okay? Dahil ang gusto nila maging kagaya kami ng ibang bansa. Alam niyo po sa buhay natin, okay? May mga bagay din tayong pinipilit eh, okay? May bagay tayong pinipilit sa Panginoon, okay? Na Lord, sana ito talaga. Although na hindi niya kalooban yan. Alam niyo po ba na itong rason ng Israel dito, yan din po ay minsan nagiging rason po natin. That we also may be like all the nations. Okay? Gusto natin maging kamukha ng mga taga-sanlibutan. Gusto natin maging nagiging kamukha natin ng mga taga-sanlibutan sa pamumuhay, sa pananalita, sa mga ginagawa, 'di ba? Amoy sanlibutan ka na. Okay? Ano bang amoy ng sanlibutan? Okay? Pag pinakinggan ka na, para ka ng taga-sanlibutan. Pag tinignan yung buhay mo, parang taga-sanlibutan na. Okay? Pag sila, TikTok din ako, sige. Ayan, sige. Okay? Kung ang makikibagay sa takbo ng sanlibutan, ng mga tao sa sanlibutan, kung ano yung makita na viral sa FB, eh ginagaya. Okay? Bakit? That we also may be like all the nations. Yan po ang rason ng Israel kung bakit nila ginusto na magkaroon ng human king. Nakikita nila, ang Syria may hari, ang Babylonia may hari, ang Philistia may hari, okay? Lahat may hari, sila na lang wala. Okay? Ayan, ha? Hari daw, okay. Atensya na po. Ayan. So, king na lang yan, king. Ayan. So, ganun din sa atin. Okay, nakikita nila yung mga taga-sanlibutan. Ah, may adik na adik sa ganitong laro. Matay ko nga ito na. Install ko nga. Ah, yung mga taga-sanlibutan, 'di ba? Ginagaya yung mga nakikita sa Facebook, 'di ba? Yung mga trending diyan. Okay, yung mga artista na ay nagpabangs si ano. Pabangs nga din ako. Okay? Ah, nagpakalbo si ano. Pakalbo nga din ako. Pabungi. Okay? So ginagaya natin eh. Amen. That we also may be like all the nations. Alam niyo po na hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Mababasa po natin sa Romans 12. Romans 12 verse 1 to 2. Sabi dyan, ipinamamanhik ni Apostle Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Okay, bodies ang sinasabi ng salita ng Diyos dyan. Ha? Yung katawan natin, a living sacrifice, holy, banal, acceptable, katanggap-tanggap, which is your reasonable service, sabi sa verse 2, and be not conformed, malinaw, direct na, huwag kang makikiayon.
sa sanlibutan, but be ye transformed. Okay? Pag tinignan po natin yung yung Greek word ng transform dyan, yan po ay metamorpho, okay? Yung nangyayari sa butterfly, okay? O caterpillar pala muna. Okay, di man tawag doon kapag siya yung naging butterfly na, nag-undergo siya ng metamorphosis. Okay, dyan ang galing yung salitang metamorphosis sa metamorpho. Ibig sabihin yan, to change into another form, okay, to transform, to transfigure. Dapat maging iba tayo sa sanlibutan. Dapat tayo ay hindi maging katulad ng takbo ng sistema ng sanlibutan. Sabi nga, by the renewing of your mind that ye may prove, at ayan, tignan natin tong verse, yung part na to, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Alam niyo po, isa po sa mga dahilan kaya hindi natin nalalaman yung kung ano ba talaga yung perfect will of God, ano ba talaga yung gusto ng Diyos sa ating buhay, kailangan ko bang tanggapin tabaho na to, kailangan ko bang kunin yung course na to, ano ba, kailangan ko bang itay yung business na to, okay, kahit nasasagasaan na yung kalooban ng Panginoon. Bakit po? Because we tried to conform to the world. Sabi nyo, dapat maging transform tayo at malalaman natin, mapuprove natin kung ano yung mabuti, kung ano yung katanggap-tanggap, kung ano yung sakdal na kalooban ng Diyos. Amen po? Kaya dapat po maging aware po tayo kung ano po yung kalooban ng Diyos sa atin. Alam niyo po ba yung isda? Okay? Ayan, so shout out kay sa mga natitinda ng isda. Okay? Sa bangus, tilapia, ano ba? Talakito, ano ba ba? Lahat, di ba? Maya-maya, goldfish, janitor fish. Okay? Alam niyo po yung mga isda na yan. Bakit po pag nagluluto kayo, inaasinan niyo ba? Gusto niyo bang magkasakit sa bato? Okay? Bakit? Dahil yung mga isda na to, hindi sila maalat. Although naman galing sila sa maalat na kapaligiran. Sa dagat, okay? Natikman niyo na ba yung tubig sa dagat? Okay? Oh, natikman niyo na yun. Ako, natikman ko na yun. Pero hindi ko sinadya na hinigop ko talaga. Hindi ganun. Di ba kapag lumulubog ka, di ba? Tapos yung alam, di ba? Hindi mo sinasadyang mapapano ko eh. Di mo nga alam kung pure na tubig yun eh. Okay? Ayan, so joke lang yun. Di ba, maalat talaga. Maalat yung dagat, pero itong mga isda, okay, sila Nemo, di ba? Sila Doy, di ba? Hindi sila maalat. Okay, dapat ganun tayo. Dapat tayo, kahit nasa sanlibutan tayo, tayo ay nasa sanlibutan, dapat hindi tayo maging, hindi tayo mahawaan ng alat ng sanlibutan. Amen. So, alam niyo po, sometimes, we want to be like the unbelievers. Okay? Kahit na tayo sa mga ligtas na, hindi na tayo pwedeng bumalik sa pagiging unbeliever dahil ang kaligtasan ay hindi po nawawala. Amen. Amen. Alam niyo po, kahit po hindi tayo pwedeng bumalik sa pagiging unbeliever, minsan, pinipili natin maging kamukha ng mga unbeliever. Hindi sa physical na mukha, okay? Kundi yung pamumuhay, okay? Sa lahat ng ginagawa. Yan po yung motive ng conformer. Gusto nating makigaya, gusto nating makiayon. Amen. So, punta po tayo sa letter B. Mayroon po tayong, makikita po natin yung mentality of a conformer. Nasa verse 20 din. Sabi dyan, that our king may judge us. No, pambihira, no? That our king may judge us. Okay? Ayaw nila na ang Diyos ang mag-judge sa kanila. Okay? Ayaw nila na ang Diyos ang humatol sa kanila. Amen? And go out before us and fight our battles. Napapansin nyo sinabi dyan? And fight our battles. Nakita nyo yung salitang our battles? Okay? Alam nyo po yung mga Kristiyano na nakikiain sa sanlibutan? Okay? Sa sanlibutan? Ay inaaring sarili nila yung labanan. Okay? Sinasabi nila,
Lord, wag kang makialam. Laban ko to. Ito ay buhay ko. Okay? Andan po natin, parang nakalimutan ng mga Israel na to, yung sinabi ng Panginoon sa kanilang mga ninuno nung Exodus 14:14. Okay? Dahil ito, hinahabol na sila ng mga paraon, di ba? Hinahabol na sila ng mga chariots, yung mga sundalo. Okay? Ang sabi ng Panginoon doon. Okay? Tingnan natin. Exodus 14:14. Ang sabi ng Panginoon? Bilang mga soldiers of Christ, is this our battle? Sabi po, Exodus 14:14, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Alam niyo po, kung tayo, kung sasarilinin po natin ang laban, sasarilinin po natin ang ating buhay, mananampalataya, hindi po natin kakayanin without the help of our mighty God. Amen! Amen? Nakalimutan po nila, sabi nga, fight our battles, nakalimutan nila na ang Diyos ang dahilan kung bakit sila nananalo. Okay? Yung Jericho, okay? Ang Diyos ang nagpabagsak nun. Yung ay, na maliit lang, na natalo sila sa umpisa. Ang Diyos ba din ang nagpanalo sa kanila? Sa Philistines, okay? Sa lahat ng digmaan na naranasan nila, ang Diyos, pinatunayan niya siya na siya ay Savior nila, na siya ang omnipotent God. Amen? So yun po ang mentality ng conformer. Okay? So alam niyo po, sa buhay natin, kapag tayo po ay nagiging conformer, tayo po ay nagiging nakikiayon po tayo sa sanlibutan, sinasabi din po natin, minsan po, ay ito po yung nagiging mentalidad natin eh. Okay? Na gusto natin na tayo ang humatog sa sarili natin or ang ibang tao. Ayaw natin na yung ginagawa natin ay mahatulan, okay, na according sa precepts ng Diyos, sa salita ng Diyos, yung pamumuhay natin, ayaw natin na ang Diyos ang mag-judge sa atin, ang gusto natin tayo. Amen? Dahil kung tama yung ginagawa natin sa paningin natin, pag hinatulan natin ang sarili natin, sasabihin natin, tama itong ginagawa ko. Okay? Dahil according sa sarili natin yan eh. According to our judgment yan eh. Pero kung sa according to judgment, to the judgment of God, malalaman natin na tayo po'y nagkakamali na. Amen? So, yun po. Minsan po, sinasarili natin ang laban. Amen? Yung buhay natin, sinasarili natin. Nakakalimutan natin. Okay? Yung Diyos natin. Yung Savior natin. Amen? So, last sub-point, letter C. The miserable state. Okay? Of a conformer. Okay? So, kung napapansin nyo, walang verse dyan. Okay? So, kapag nilagay ko sa yung verse dyan, baka madami. Okay? The miserable state of a conformer. Ano ba yung miserable yung kinahinatnan nitong bayang Israel? Kapag binasa po natin yan, hanggang sa 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, dahil sila po ay pumili ng hari, okay? Yung ibang hari po na in-appoint, okay? In-anoint ng Panginoon, sila po ay naging mabuting halimbawa. Okay? They led the people to righteousness. They led the people to repentance. They led the people to God. Pero sad to say po, karamihan po, okay? Karamihan po, yung karamihan po ng naging king ay dinala sila sa pagkakasala. Okay po? Sa makatuwid nga po yung sa Northern Kingdom, okay, Israel, Northern Kingdom, dahil nahari po, lahat po ng hari doon, unbeliever po eh. Wala pong tawag niyan. Lahat po yan, wicked king. Okay, sila Ahab, sila Hosea, yung iba pa. Yan po, lahat wicked king yan sa Southern Kingdom. Ayan, may mga ilan na righteous king, David, or yung Southern pala, Southern Kingdom, hati niya pala. Sila Hezekiah, Josiah, okay?
Although na may mga naging mabuting example na hari sa Israel, ang dami pong nagdala sa kasalanan. Ang dami pong niled yung tao, yung bayang Israel, papunta sa kasalanan, papunta sa pagsuway sa Panginoon. And that is the miserable state of a conformer. Okay? Patandaan po natin, kapag ang Diyos po ang ginawa nating Diyos sa buhay natin, kung ang Diyos po ang ginawang Panginoon natin sa buhay natin, kapag ang Diyos po ang ginawa nating King sa buhay natin, He will never lead us to sin. Hindi niya tayo ililid, hindi niya tayo gagabayan papunta sa kasalanan. Amen? Katulad nitong mga mababasa nating hari dyan, kung tayo, kung mababasa pa natin yan, ay karamihan po sa kanila ay hindi naging maganda po ang pamumuhay. Amen? Nakita po natin, conclusion po ay hindi na po nakasulat dyan eh. Okay, yung conclusion po natin ay huwag po tayong makiayon sa sanlibutan. Amen? Kung ano man yung hindi po natin sinasabi na huwag po tayong makihalubilo sa mga taga-sanlibutan. Okay, paano tayo makakapag-share? Paano tayo makaka-witness? Kung hindi natin sila kakausapin, pwede ba natin kindatan sila at alam na nila yung gospel? Okay? Makikipagkamay ka lang, makikipag-fist bump ka lang, alam na nila yung gospel? No! We have to talk to them. Okay? We have to witness to them. Pero ibang usapan na po, yung gagayahin natin yung mga makasanlibutan, mga makasalanan, na gawi, na pamumuhay, na mga pananalita, mga ideolohiya, ibang usapan na po yan. So katulad po nitong Israel dito, they conform to the world, okay? They conform to other nations, and this is completely, and this is clearly a permissive will of God. Amen. So Christians, amen, nakikinig ka ba? Amen. Do not be a conformer, huwag kang makiayon sa sanlibutan. Ang Diyos ay pasama na ng pasama. We are in the last days. Kung tayo ay makikiayon pa, paano ka paniniwalaan ng mga taga-sanlibutan? Kung ikaw ay nakikipag-inuman, okay, tapos magsishare ka ng gospel doon, tatawanan ka lang doon. Nakikipag-inuman ka, tapos magsishare ka ng gospel, sasabihin ka, ikaw nga, nakikitong ka. Mas marami ka pang kain at pulutan eh. Diba? Ikaw nga, umiinom ka din eh. Eh, ba't kami makikinig? Ano bang pagkakaiba natin? Ayan na. Ano bang pagkakaiba natin? Sila na ang testimony, di na papakinggan, sayang ang gospel. Amen. Kaya nga, minsan, tayo din, kasalanan din natin, no? Pagkakamali din natin. Bakit ang ibang tao ay, although primarily sa kanila talaga yon, pero may part din tayo minsan, di ba? May kasalanan din tayo, may fault din tayo kung bakit they refused to hear the word of God. They refused, okay, nabigyan ka ng time na makapag-witness sa kanila. Ayan, so yun lang po. Tayo po yung manalangin at tayo po yung muko. Let's pray. Dakilang Diyos, muli salamat Panginoon sa inyong gabay sa hapong ito, Panginoon. Salamat Panginoon sa inyong salita, sa inyong mensahe sa hapong ito na kaming mga mananampalataya, Panginoon, lahat ng believers, lahat ng Kristiyano, Panginoon, I never makiayon sa takbo ng sanlibutan. At huwag namin tikman anong ang pamumuhay, ang sistema ng sanlibutan. Kahit na kaunti, Panginoon, ay huwag kami kakitaan ng pagkasanlibutan, Panginoon. At lahat ito, Panginoon, ay inaasa namin, Panginoon, sa inyong biyaya.
By your grace, Panginoon, ay mapapagtagumpayan namin. Di namin kaya ang takbuhin ito, ang labanan, ang pag-strive, Panginoon, laban sa sanlibutan, Panginoon, nang walang inyong tulong, Panginoon. Kaya panalangin namin sa bawat isa na nakakapakinig, Panginoon, ay mag-endure, Panginoon, na huwag makiayon sa mga sa takbo ng sanlibutan, Panginoon, na maging lesson itong naging buhay, desisyon ng bayang Israel patungkol, Panginoon, sa inyong authority, Panginoon, na huwag namin i-neglect, huwag namin kayong i-reject. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, by your grace, lahat ito ay, Panginoon, ay mapapagtagumpayan namin. Malinaw ay na-bless kami, na-bless ang bawat isa, Panginoon, at na-challenge din, at soon, ma-change ang bawat isa sa aming Panginoon. At sa inyo po ang kapuyan, glory, honor, and praise sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, Amen po, kahit naputol po ang ating live, so nakapagpatuloy naman na. So yun, salamat po sa lahat ng ating bisita, sa lahat ng kapatian natin na sa nakasama natin ngayong hapon. Salamat po. Ayan, so paalala po natin, no, markahan nyo na yung mga calendar nyo. Next Sunday po ay ating Thanksgiving. Okay, so magkaroon po tayo ng paghahanda dyan. At mayroon po tayong color coding, no? Sa mga men, okay? Kulay blue, sa mga ladies ay pink. Okay? May color coding. Kahit makapunta kayo dito or hindi, maganda na makapag masunod or kung wala naman or kahit ano na lang. Kung wala naman. Ayan, so every day po, di ba? Every day, weekdays, mayroon po tayong daily at His Word. Okay, hashtag good news matters. Ayan, so maganda makapag antabay tayo dyan na marami tayong makukuhang lessons na makakapagpatibay, makakapagpaalala, makakapagtama sa atin. Amen. At sa Sabado naman po, by 11:30 a.m. Mayroon po tayong Jam Kids Squad. Ayan, para sa mga bata at sa mga isip bata. Ayan. Ayan, so pwede dyan. Ha? So maganda, invite natin yung mga anak natin, yung mga kapitbahay na maliliit pa. So ayan, so may nakalimutan na ba? Ayan, sa mga bisita po namin at sa mga member po na natin, no? Sa mga hindi pa po nakakasend ng picture, ay mag-send, naway makapag-send po kayo ng picture nyo. Ayan, so pwede nyo pong isend sa nag-invite po sa inyo at i-compile po yan after service. So, ngayon po ay sa pagtatapos pa ng service ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na magkaroon po tayo ng parang prayer meeting po, na? Prayer meeting, prayer sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Amen. So, dito po, ayun, magpe-pray din po kami dito. So, sama-sama po. So, kayo po dyan sa tahanan nyo ay mag-pray din po kayo. Pag-pray po natin yung gawain, yung sa Thanksgiving, yung mission, yung mga bisita, yung mga may sakit, yung mga matatanda, yung ating ano ba? Ayan, yung ating pastor, yung family ng pastor, at yung bawat isa. Ayan, so mayroon pa bang nakalimutan? Ayan, so while fake news are everywhere, magpapaalam na po kami. Good news matters. And God bless po sa lahat. Amen.